kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Asignatorang Filipino YouTube channel. Sa araw na to ay ating tatalakayin ang kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutang i-subscribe ang ating YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ngayon ay puntahan natin ang kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Ang nobelang El Filibusterismo o ang Paghahari ng Kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose Perizal na kanyang buong pusong inialay sa 3 paring martir na lalong kilala sa bansag na Gomborza o Gomez, Burgos at Zamora. Ito ang karugtong ng Noli Mitangere at tulad ng Noli, nagdanas si Rizal ng hirap habang sinusulat ito. Nakasulat ito sa Kastila. Marami ng kasawiang dinanas ang kanyang mga kamag-anakan at kaibigan dahil sa pagkakasulat niya ng Noli Mitangere bago pa man bumalik sa sariling bayan si Jose Rizal noong Oktobre 1887. Napasabay pa sa pagdinig ng kaso ni Rizal ukol sa pagpapalathala ng Noli Mitangere sa paghingi ng tulong sa kaso ng problema sa lupa ng mga magsasaka sa Kalamba. Maraming mga tuligsa at pagbabanta ang tinanggap ni Rizal. Ang kanyang pamilya ay giniyagis din ng maraming mga panggigipit. Sinimulan ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo sa harap ng karanasang ito. Magkakabisa sa kanya kay pala ang mga sakit sa loob na dinanas niya at ng kanyang pamilya. Bagaman may mga pagpapalagay na may plano si Rizal para sa ikalawang nobela, na iba ito sa mga pangyayaring kinasangkutan niya sa pagbabalik sa sariling bayan. Nilisan ni Rizal ang Pilipinas noong 3 Pebrero 1888 dahil sa pangamba niyang manganib ang buhay ng mga mahal sa buhay. Katakot-takot na liham ng mga pagbabanta na karamihan ay walang lagda ang dumarating at ipinayo ng gobernador na bumalik siya sa ibang bansa. Ani Rizal sa isang sulat na ipinadala niya kay Blomintrit habang naglalakbay. Hindi nagwakas sa paglisan ni Rizal ang suliranin. Ang kanyang pamilya ay inusig. Umakyat ang kaso sa lupa ng mga Merkado Rizal hanggang kataas-taas ang hukuman sa Espanya. Maraming kamag-anakan niyang namatay at pinag-usig. May isa pang tinanggihang mapalibing sa libingang Katoliko. Sa gitna ng mga pag-aalalang ito, giniyagis ni Rizal ng mga personal at politikal na suliranin. Nangungulila siya kay Leonor Rivera at waring walang kasiglahan at inspirasyong dulot ng paniningalang pugad kay Nelly Bosted. Sinasagot niya ang kabi-kabilang tuligsang tinatamo ng Noli Mitangere. Namatayan siya ng 2 kaibigan at mababa ang pagkikilalang iginagawad sa kanya ng mga kasama sa kilusang propaganda. Bukod dito'y dumanas si Rizal ng suliranin sa pananalapi. Sa kabutihang palad ng lahat ang pag-asa ni Rizal, dumating ang hindi niya inaasahang tulong ni Valentin Ventura mula sa Paris. Ipinadala niya ang kabuuang gugol sa pagpapalimbag ng aklat matapos mabalitaan ang pangangailangan ni Rizal ng salapi. Natapos limbagin ang aklat noong Setyembre 18, 1871 sa Gent, Belgium. Inihandog ni Rizal ang nobela sa alaala ng mga paring sina Gomez, Burgos at Zamora. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Muli, huwag kalimutan i-subscribe ang Asignatorang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po!